Meron po ba kayong aso na katulad nito? O di kaya kasalukuyang kamot ng kamot sa iba't ibang parte ng katawan, kasama na dito yung pagdidila o pagngangatkat sa kanilang paa, pagkukuskus sa kanilang mukha sa sahig, at pagkakalkal sa kanilang tenga. Hindi malayo na darating ang araw na maging katulad yung alaga nyo sa ganito. Ito po yung halimbawa ng canine atopic dermatitis with secondary yeast and bacterial infection. Ang canine atopic dermatitis o atopic allergy ay isang uri ng allergy na genetically and environmentally predisposed. Ibig sabihin, namamana po ito na allergy at natitrigger sa mga ali-alikabok o mga bagay-bagay sa kapaligiran ng aso na dumikit sa kanilang sensitive na balat. So, paano po ba humantong sa ganitong itsura ang balat? Nagninipis at nanlalagas ang balahibo, nangangapal ang balat at nangingitim. Actually, ito po ay dahil sa katagalan na ng kanyang problema sa balat na hindi nakokontrol sa tamang gamot. Ang aso na may atopic dermatitis o allergy ay likas na mahina talaga ang kanilang balat o skin barrier. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit maselan sila sa mga environmental allergens kahit ultimo mga ali-alikabok lamang sa kanilang kapaligiran. At dagdag nito, dahil mahina nga ang kanilang skin barrier sa balat, paborito itong tirhan at atakihin ng mga mikrobyo katulad ng bakterya at yeast. Typically, kaunti hanggang katamtamang katilang naman sana ang plain na atopic allergy. Ngunit, kapag ito ay sasabayan na ng mga bakterya and yeast complication, ito ay magre-resulta na sa matinding pangangati. At ang ending, panlalagas ng balahibo, pangangapal at pangingitim ng kanilang balat. So sa kaso nitong aking pasyente, upang ma-confirm ko kung meron siyang bacterial and or yeast complication, nagsasagawa ako ng skin cytology. And of course, skin scraping test na rin to rule out parasite. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa ay laging magkasama. At ang resulta, confirm na marami itong bacterial kuksay and malassezia. O ito po yung yeast organism. So, kailangan po itong gamutin. Hindi lang dapat allergy ang focus ng treatment sa pasyente. Or vice versa. Kailangan lahat dapat i-address. Kaibigan ko pa. Kahit tayo pa'y dapat ding mahalin, lalo't maamo at masunurin sila.